So, hello, good day. Meron tayo dito Honda Civic. Tapos H1 projectors yung nakalagay sa kanya. Tapos Jeepo ballast lang din ito. Tapos lux test at 8 meters. 130 lux lang maximum nito. Mahina lang siya. Kasi mahina din yata yung ballast na nilagay. Tapos ganyan lang talaga siya. Huwag na tayo mag-expect. So compare lang muna natin itong Koito Q5 na projector na pinagpilian ng ating customer. Lux test din natin siya. So, almost 8 meters din. Fully warm up. So nasa 400 lux lang ating maximum lux. Ngayon ito namang by LED projector natin, M8 Pro. 53 watts lux test. So check natin kung gaano siya kaliwanag. So umabot ng 1,100 lux. So kumpara natin dun sa kanina, 130 lux lang. So ilang beses na mas maliwanag na siya. Ito nga pala yung headlight. Bali ginawa to, nilagyan na ng silicone yung pagitan para yung lens hindi tumama dun sa projector na nakalagay. Hindi kasi nila ito ni-recess kaya medyo naka-abante yung projector. So makikita nyo kung paano nila ginawa ito. Parang hindi masyadong pinag-isipan eh, pero ayan, ganyan talaga siya mga kapatid. So silicone yung ginamit. Ayan oh, medyo natagalan ako sa pagtanggal nito eh, para luminis yung lens saka yung channel ng headlight housing. So yung lens medyo bago pa yan eh, nagmoist na lang. Tapos ito pala, nakafix yung adjuster niya ng left and right. So may kita nyo mamaya, inayos din natin yan. Yan yung kabilang side, ganun din, parehas sila na punong-puno ng silicone. So yan po yung H1 projector niya. Tapos ito na yung ating M8 Pro. Bali nilapat ko muna ito para magkaroon ako ng palatandaan mamaya kung saan ko siya bubutasan ng tagahawak. I mean para sa bolt and nuts na hahawak sa projector. Tapos ito yung luma na adjuster nut. Ayan siya. Bali yan, lilinisin din natin yan para mag-fit yung bago. Ito yung bago natin galing sa ating reserva na headlight, sa ating donor na headlight. Yan, same lang yan kasi pare sila na Honda. Yun nga lang ito, Honda City na GM6. Yan yung mga ano natin dyan, reserva lang natin na gamit. Tapos ito na siya. Nilakayin ko na ng butas para ma-recess, para hindi tumukod yung lens ng ating projector sa ating headlight lens cover. So makikita yun mamaya, may space pa yan mamaya pagka na-imount na at pagkasarado na. Ayan, ganito siya itsura niya na hindi naka-recess. Tapos ito naman itsura niya pag na-recess na. I mean naka-atras na yung projector, nakalubog na, naka-sync na. Pagka ganyan kasi itsura, yan o, naka-protrude, naka-abante, tutukod na tutukod yan sa ating lens ng headlights. So ayan siya, pwede pa natin yan iurong mamaya kung sakali mang mabitin pa. So ayan na. Pinailaw ko na ito kanina. Check ko yung alignment. So ito, check ko ulit. Ngayon, check ko naman yung placement ng ating projector, yung aiming niya, kung tama lang ba. Dapat hindi maglalayo yung halogen high beam natin sa cutoff ng ating projector, para hindi siya duling mamaya pag nasa kalsada na. Tapos ganito na siya, naka-mount na siya ng bolt and nut sa driver side. So check din natin. So aligned din silang dalawa, passenger side saka driver side. Ayan, pantay na sila. Tapos ito nga pala yung nilagay kong shroud, Apollo round,
Apollo 2.0 na round, yung bilog. May iba pa kasing klase yan, yung Apollo, yung flat naman yung ibabaw sa kailalim. So ito na lang yung nilagay ko kasi ito yung una kong nakuha. Tapos ito yung fitment niya, nakasama yung bezel. So kailangan mag-shave ng mag-shave dyan sa bandang itaas na part para hindi tumukod dun sa may bezel ng headlight. Halos tapos na ito. Isisil ko na lang siya. Gamit ng ating OEM beauty na sealant. So naubusan kasi tayo ng gray. Kaya itong black po na yung ginamit natin. Same lang naman sila ng consistency. Same sa original na gamit ng factory. So ito, nakamount na yung ating headlight sa mismong sasakyan. Check lang ulit. Low beam, saka high beam. Medyo mataas lang yung ating passenger side. Pero i-adjust din natin yan. Tapos yan, kalabas na yung sasakyan natin. Pauwi na ng ating customer. So ito na yung finished product ng ating sasakyan. Honda Civic with M8 Pro by LED projector. Ayan, OEM lang gusto ng ating client para malinis tignan palagi. Para hindi rin nakakasawa tignan.